Muli po ay magandang umaga sa ating lahat at bago po tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, bigyan po muna natin ang pag-uwing awit ang ating Panginoong Jesucristo. Anyayahan natin ang Banal na Espiritu na lumagay sa ating kalagitnaan. Come, Holy Spirit. Salamat po sa iyo na sa pag-aaral namin ng mga salita, ang kapangyarihan mo lamang ang siyang makita. Pinupuri ka namin, aming Ama, sinasamba ka po namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay makakaupo na po ang lahat. Ang bawat isa ay makipagbukas po sa aklat ng mga gawa. Gawa, kabanatang isa, talatang 8. Ang sabi rito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, ito po yung sinasabi ng aklat ng mga gawa. Magiging mga saksi. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang ito pinatutukoy doon sa mga lingkod niya, hindi lamang ito pinatutukoy doon sa mga tinawag niya, hindi lamang ito pinatutukoy sa mga pinili niya, kundi ito ay pinatutukoy, tinutukoy po nito ay ang lahat ng taong sasampalataya at magtitiwala sa kanya. Kasi kahit tayo po ay isang ordinaryong miyembro lamang ng isang simbahan, gagamitin ka ng Diyos sa ibang tao para ibahagi kung ano ang iyong natutunan. Gagamitin ka ng Diyos sa iyong pamilya para sabihin, kaya nga sabing ganun, magiging saksi kayo sa lahat. So, magiging saksi po tayo kasi yung kapangyarihan ng Diyos na ating nararanasan, ito po yung ating sasabihin sa ating kapwa, lalo pat doon sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay iyong naramdaman, ay iyong naranasan. At nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos na to, namumuhay ka ng matiwasay at merong katagumpayan. Kahit
mamamayan lamang po tayo sa ating sariling bansa. Kung tayo naman ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at kasabay, kasama ang kapangyarihan ng Kanyang Espiritu, magiging mga saksi po tayo sapagkat tayo ay isang halimbawa sa tunay na kapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba na ito ay buhay at hindi nagbabago kailanman. Kung papaano siya nagpapala noon, magpapala po siya ngayon at magpapala siya magpakailanman. Kung papaano po siya nagpagaling noon, magpapagaling po siya ngayon at magpapagaling po siya magpakailanman. Nauunawaan ko. Kung papaano po siya nagligtas ngayon, noong nakaraan, nagligtas siya noong nakaraan, magliligtas din po siya ngayon at magliligtas po siya magpakailanman hanggat hindi pa po siya dumarating. Kaya nga ito po tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, magiging mga saksi po tayo upang ipahayag ang kapangyarihan at ang salita ng Diyos sa lahat, sa buong daigdig. So tayo ang gagawa nun. Nauunawaan niyo po. Kasi yung hindi ko kayang abutin, ay aabutin po ninyo. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So ang bawat isang tumanggap sa Panginoon, ay meron na po siyang kapangyarihan. Kapangyarihang nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung ang isang tao ay totoong sumasampalataya, totoong ito po ay sumasamba sa Diyos, totoong nag-alay ng buhay sa Diyos, hindi po pwedeng wala siyang kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabing ganun, may kapangyarihan ka. Kaya tama po yung sinabi ni Nanay kanina na ipinag-pray niya. Sa totoo lang, kamay mo lamang ang siyang gagamitin ng Diyos sapagkat hindi naman po ang pangako ng Diyos ay para lang sa kanyang mga lingkod. Ang pangako ng Diyos ay para sa lahat ng sumasampalataya at sumasamba sa Kanya, nag-alay ng buhay para sa Kanya. Amen. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin bilang Panginoon, at sariling tagapagligtas ng ating buhay, matik po yun, ang Espiritu ng Diyos ay gagalaw sa ating buhay at ipagkakaloob sa atin ang kapangyarihan niya. Kaya kahit wala po ako, kung nandiyan kayo at merong mga emergency na kailangan ng panalangin, do it. Gawin ninyo para sa Diyos, hindi para sa kahit na kanino. Kung kagaya niyan, San Pedro po ako, tatakbo pa po ako dito, eh. Di ho ba? Kung mga ganyang mga emergency, tama po yung inyong ginagawa. Kaya ho tayo naririto, patuloy na nag-aaral ay upang yung mga kaalaman na yon ay maiwan sa inyo at matutunan ninyo kung papaano humakbang ng naaayon sa banal na kasulatan. Dahil kasama po natin lahat, kasama po ninyo, kasama ko, kasama natin lahat ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Dahil yun ang kanyang pangako. Bababa po sa atin ang kapangyarihan. Di ho ba? Ulitin ko po. Dapat natapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea at Samaria at hanggang sa kahuli-huli ng lupa. Grabe! Di ho ba? Matindi po yung gagampanan natin. Matindi po yung ginagampanan ng bawat isa sa atin. Hindi lang ho ng mga manggagawa, hindi lang ho ng mga tinawag, kundi bawat isa. Kasi sa totoo lang, kagaya ngayon, may kapitbahay pa nga pong bawat isa sa atin, hindi pa Kristiyano eh. Nakuha niyo po? So, kanino po kayo dapat mag-witness? Kanino po kayo dapat magpapahayag ng kabutihan ng Diyos? Sa pamilya, ay sa kapitbahay mo. Pamilya, kapitbahay. So, sa oras na makita ng kapitbahay mo,
buhay mo, kung paano gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo, bati ko yun, mahihikayat ko yun. Nauunawaan niyo po. So, meron lang po akong tatlong mensaheng nais kong iwanan sa inyo. Sapagkat ang ating pinag-aaralan po sa ngayon, ang aking ibinabahagi po sa inyo, ay ang patungkol po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun yung ating binasa. Tatlong bagay lamang ang nais ko pong iwan. Unang bagay, pananagumpay laban sa kasalanan. Pag sinabi pong pananagumpay laban sa kasalanan, yung mga tukso ng pagkakasala, alam na ho natin eh, yung mga mabibigat, di ba? Dito tayo sa mild. Yung pagmumura, hindi ka na makakapagmura. Ma-o-over ka muna yun. Di ba? Magkakaroon ka na ng katagumpayan. Tagumpay laban sa kasalanan. Marami hong mga pagkakasala na dumarating sa ating mga buhay. Maraming mga pagkakasala na ginagawa ng Diablo para subukan ka, para tuksohin ka. Dahil kung papaano po si Eva noong panahon ay gumawa ang ahas ng paraan, gumawa siya ng kasinungalingan, para si Eva ay magkasala, hindi po yun nababago magpahanggang sa ngayon, gumagawa po ng paraan ang Diablo para ikaw ay magkasala. Katulad na lamang sa maliliit na bagay. Pag isang bagay na hindi ka naging tapat sa magulang mo, hindi ka naging tapat sa Diyos, pero merong Espiritu ng Diyos na umukil-kil sa puso at sa isipan mo dahil sa pagsisinungaling mo. Pero pagka itong pagsisinungaling na to ay iyong napagtagumpayan, mawawala na po ito at mababago ka. Simple lang po yung ating halimbawa. Meron pong isang kwento, isang prinsesa sa isang kaharian. Yung isang prinsesa na to ay nagpasimula sa maliit na pagsisinungaling. At nung time na yon na mag-aaral siya, pinag-aaral siya ng kanyang magulang, ay hindi ho siya pumasok. At ang sabi po nitong prinsesa, ay sabihin mo doon sa kanyang mga yaya, nagtalukbong siya dahil siya ay tinatamad na pumasok, nagtalukbong siya at sinabi niya doon sa kanyang mga yaya na sabihin sa aking mahal na ina na hindi ako papasok dahil masama ang aking pakiramdam. Nagsimula siya sa maliit na kasalanan. So dumating yung punto na nakita nung ina na nakahiga yung kanyang anak at inamo-amo. At sinabihan nung ina na sabihin doon sa teacher na tatlong araw o tatlong linggo na hindi siya papasok sapagkat masama ang kanyang pakiramdam. So natuwa siya ngayon. Hanggang sa dumating yung panahon na lahat ng buhay niya ay punong-puno na pala ng kasinungalingan. Naging sakit na nung prinsesa ang pagsisinungaling. So dumating yung punto na ang kanyang amang hari dahil siya ay natutuklasan. Ito po kasi yung problema natin eh. Natutuklasan na ang kasinungalingan, subalit pilit pa rin ating pinagtatakpan. Paano ka makaka-overcome, paano mo mapagtatagumpayan ang kasalanan? Napilit mo namang pinagtatakpan. So anong ginawa nitong ama? Nagpasabi sa buong bayan na kanyang pinag-aharian sa buong bansa, na ang sino mang makagagamot sa kasinungalingan ng kanyang anak ay siya kanyang ipakakasal. So dumating ang isang lalaki na halos hirap na hirap sa buhay, na wala siyang kakayanan, at siya ay mga kasulamang, magbubukid lamang. Dumating po yung punto doon na naghanap siya ng gamot para sa pagsisinungaling ng babae. At nagkaroon po ng panahon na merong isang nakilalang isang ermitanyo. Kwento po ito, pero may katotohanan. At ang sabi ng ermitanyo sa isang
galingan. So doon nagsimula yung lalaki. Nagsabi, na kailangan ko po ng gamot, ano po ba ang aking pwedeng gawin sapagkat ang anak ng hari, ang prinsesa, ay nalulubog na sa kasalanan ng pagsisinungaling. So ano po ang sabi nung ermitanyo? Kumuha ka ng tubig na to. Ang ganda po ng message eh. Kumuha ka ng tubig na to. At pumunta ka sa hari. Sabihin mo sa hari, nakakausapin mo ang prinsesa. At kapag nagsalita ang prinsesa, wisikan mo. At kapag iyong winisikan at nagsalita siya ng kasinungalingan, tumalikod ka at pabayaan mo ng ilang araw at balikan mo ulit. Pag nagsinungaling na naman siya, wisikan mo ulit ng isang patak. At kapag siya ay nagsabi na ng katotohanan, kuhanin mo siya at dalhin mo siya sa lugar na to at painumin mo ng tubig na to at doon siya ay magkakaroon ng kagalingan habang buhay. So anong ginawa? Ginawa nga po nung taong yun, nung lalaking yun, na walang ibang nagtiyaga kundi yung lalaking yun. Bakit siya nagtiyaga kahit hirap ang kanyang dinadanas dahil gusto lamang na maging matagumpay yung prinsesa na yun dahil siya ay alipin ng pagkakasala. Kahit nahihirapan siya, ginawa niya hindi para sa sarili niya na magiging isang prinsipe na pala siya, kundi ang nasa isip niya, ang nasa puso niya, makalaya ang prinsesa sa pagkakasalang yun. Kasi naging buhay na niya ang kasalanan. Dumating yung time na nung ginawa po nung lalaking yun, pangalawang beses, nakapagsabi po ng totoo yung prinsesa sa kanya. Kaya ang ginawa niya, hinikayat niya yung prinsesa, hinikayat niya yung hari at yung reyna. Kinuha niya si prinsesa at dinala po doon sa tubig na yun. At doon po siya inainom. At doon po nakalaya ng kasinungaling yung prinsesa. Tanong, ang tubig, ano ba ang tubig? Tubig ng buhay. Kung ang bawat isang tao na nakakatikim ng tubig ng buhay mula sa ating Panginoong Jesucristo ay magiging totoo na. Yes, amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mararanasan niya sa kanyang buhay. Amen. Simple kwento. May aral na dapat makita sa buhay natin. Yes. Sa totoo lang, sa ngayon, maraming mga ngaral, maraming mga magagawa, maraming mga likod. But behind your back, punong-puno na kasinungaling sa buhay. Nagtatago sa pagkakasala. Bagaman hindi natin nakikita, pero sa likuran ay nandoon ang punong-puno ng pagkakasala. Subalit ang taong walang discerning spirit, walang galaw ng espiritu ng Diyos, hindi niya makikita yun. Hindi nila nakikita yun. Na sa likuran pala ay merong kasinungalingan at namumuhay sa kasalanan. Iba't ibang uri ng kasalanan. Ang sabing ganun, kapag ka ang espiritu ng Diyos ay nasa buhay ng isang tao, pagtatagumpayan mo ang kasalanan. At kapag ka ikaw ay nagtagumpay na sa kasalanan, ang buhay mo ay tunay na kalugod-lugod na sa Diyos. At amen, hindi ka na mahihirapan sa sarili mo. Kasi nagtagumpay ka na. Tingnan po natin. Ang aklat po ng Galacia, Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. Ano pong sabi?
Kristo. At hindi na ako namumuhay, kundi si Kristo. Si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhayan ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamanampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po yung verse. Namumuhay man tayo sa laman, subalit ang sabing ganon, hindi na ako namumuhay sa saganang sariling akin, bagaman ako'y nasa laman pa, kundi namumuhay ako sa pananampalataya. Amen. Sa pananampalataya na ibinigay po dahil ang sabing ganon kay Kristo, dahil sa anak ng Diyos na umibig sa atin. So yun po yung una, pananagumpay sa pagkakasala. Sa iba't ibang uri ng pagkakasala, alam na po natin, isa lamang yung aking hinalimbawa. Pangalawa, mapagtatagumpayan po natin ang kapangyarihan sa Satanas. Gaano mang kahirap itong kapangyarihan ni Satanas na to, ay mapagtatagumpayan po natin ito sapagkat nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, nasa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 10. Verse 4. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi upol sa laman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang bumiba ng mga kuta. Yes. Di ho ba? Kaya nga kanina ho, di ho ba? Ang dami nating gumagawa po ang Diablo, hindi lang kanina, kundi ilang linggo na po ito na kumikilos po. Pero kanina ang maganda eh, kasi nagkatugma-tugma yung kontrol ng kamay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. So, ang kuta ng Diablo ay gumagawa po siya, pero kaya ho nating wasakin. Amen. Amen. Kaya po natin mapagtagumpayan yan. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Kapag ka ang sarili mo ay alam mo na na kinasihan ka na ng Espiritu ng Diyos, alam mo na na tinanggap mo na sa buhay mo si Kristo, meron ka ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At yung kuta, ano ba yung kuta na yan? Yung sakit natin na lagi na lang paulit-ulit, kuta yan eh. Na ginagawa ng Diablo na hindi ka nakakalaya. Palayain natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At kapag nangyari yon, isa kang mananagumpay. Tandaan po natin na napagtagumpayan na ni Jesus ang krus. Meron ng nakalaan, ang kailangan lamang natin ay ipamuhay ang kapangyarihan na yun. Ipamuhay ang pagtatagumpay na yun. Pangatlo at panghuli. Meron na po tayong regalo sa ating ministeryo, sa ating mga ginagawa ngayon na nagmumula sa Diyos. Tingnan po natin sa aklat ng unang Pedro. Unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10. Ang sabi po rito, na ayon sa kalooban na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gawa ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Nakuha niyo po. Tinanggap po ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi, maglingkod tayo sa isa't isa dahil may mabubuting gawa na tinanggap natin mula sa Diyos.
Ayan po, oh. Na ayon sa kalooban na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo, inyo rin, na gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, ano po yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Kasaganaan ng biyaya niya. Ano po nga yung biyaya? Uulitin ko. Yung biyaya ay biyaya ng Diyos na meron kang kalakasan. Amen. Biyaya ng Diyos na pinagaling ka sa lahat ng iyong karamdaman. Biyaya ng Diyos na ang buhay mo ay pinagtagumpay niya sa sanlibutan ito. Yun po yung biyaya. Ano naman po yung blessing? Kasi magkatunog, magkaisa, pero iba ang pinatutungkulan. Blessing? Bless ng Diyos ang hanap buhay mo. Financially, hindi kanya pinagkukulang. Kaya, andun yung blessing ng Lord. So, nauunawaan niyo po, sa lahat ng kailangan mo sa buhay mo, damit, sapatos, alahas, biyaya po ng Diyos yun. Yan po yung blessing po pala ng Diyos. Blessing ng Diyos. Kasi yung biyaya ng Diyos sa yung ating kalakasan. Yun po siya. Maglingkod tayo sa isa't isa dahil ang bawat isang tumanggap sa Panginoong Yesus ay binigyan niya ng biyaya, pinagkatiwalaan niya ang sabing ganon. So, ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang biyaya. So, yung biyaya na yun, yung ating buhay, yung ating lakas ay nananatili ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Gamitin natin yung biyaya na yun. Yung lakas natin, gamitin natin upang mapaglingkuran natin ang Diyos ng naaayon sa kanyang kalooban. Nakuha niyo po. Last verse po. Sa aklat po ng mga gawa. At dito po tayo magtatapos. Chapter 2, verse 22, Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 2, Talatang 22. Aklat ng mga Gawa, Talatang 2, Kabanatang 2, Talatang 22. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Sa Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. So, di ba? Napatunayan natin sa ating mga buhay. Mismo tayo personal, di ba? Nakagagawa, nakararanas, napapatunayan natin na yung kung paano ang Panginoong Hesukristo nung nabubuhay pa dito sa lupa ay gumawa siya ng mga himala at kababalaghan, nangyayari din po sa ating buhay sa ngayon, di ba? Pinagagaling tayo ng Diyos sa ating mga karamdaman. Lahat ng kahinang hinihingi natin sa Panginoon ay pinagkakaloob niya. So, wala na pong dahilan para hindi tayo manikluhot ng tapat at totoo sa Kanya. Wala na pong dahilan at huwag natin sayangin yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Huwag natin sayangin yun hanggat tayo ay may lakas pa. Gamitin natin yung lakas na yun na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang patuloy na siya ay ating mapaglingkuran ng totoo at tapat. Maging makatotohanan lang tayo sa harapan ng Diyos. Maging totoo ka lang, aking kapatid. Ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili sa iyong buhay. Lahat po tayo ay pumikit at tumukod. Aming Amang Banal, maraming salamat sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Banal Espiritu, sa pagkilos at yung galaw sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, aming Ama, hayaan mo na ang mga salita mo na aming napag-aralan ay siluhan mo po sa aming mga puso at makita po nawa ito sa aming mga buhay. Maging kalakasan at katatagan po ito sa aming buhay espiritual, aming Diyos, na habang kami ay humahakbang, namumuhay sa sanlibutan ito nang naaayon sa iyong kalooban,
ay patuloy na magniningning ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka po namin, aming Ama, at ang lahat ng mga narito, pagpalain mo po, O Diyos. Maging ang bawat makakapakinig ng iyong mensaheng ito, samahan mo po sila at pagpalain. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen.